Praise the Lord. Glory to God. Amen. Isang tagumpay po ang umagang ito sa bawat mananampalataya sa Panginoon. No, in spite na marami po tayong mga na-encounter ngayon na mga problema, no, na mga disaster, mga discouragement sa ating buhay mananampalataya, but still God is still good. Amen. Sa Psalms 107 verse 1, ang sabi niya, "Give thanks to the Lord for He is good. His love endures forever." Amen. Napakabuti po ng Diyos sa ating buhay. Marami po tayong dapat ipagpapasalamat, no, bilang isang anak ng Diyos sa ating buhay na Diyos. Unang-una pa lang na ito yung COVID-19, no, na ang lahat halos na freeze, no. Pero ito ang gawain ng Panginoon ay nagpapatuloy, no, sa kanyang gawain. Amen. Meron po tayong mga kapatiran, no, na talagang totoong naglilingkod sa Panginoon, na hindi inialantala kung ano man yung pwedeng mangyari, no. Maraming dapat isakripisyo, pero talagang nananaig ang kapangyarihan ng Diyos sa bawat isa. Napakabuti ng Diyos sa ating buhay. Amen. Napakabuti niya. Yung kanyang pagmamahal sa atin ay walang kapantay. Amen. Amen. Walang makakahadlang. Kahit ang COVID-19 man na kinatatakutan ng lahat. No? Pero ito, tayo patuloy na naglilingkod, patuloy na kikipaglaban sa ating pananampalataya. Napakabuti ng ating Panginoong Diyos. Salamat, no, sa mga kapatiran na ito, no, sina Brother John, Brother Bray, sina Brother Harvey, Pastora Ann, sina Sister Kai, Sister Karil, no, na talaga silang nakipagbuno, no, sa panahon na ito na talagang pinaglalaban, no, ng kanilang pananampalataya sa Panginoon. Amen. So, sa mga kapatiran ko na sa kanilang mga tahanan, mananatili po tayo sa ating pananampalataya sa Panginoon. Ito po ay medyo nakaka-recover na po tayo ng konti. Isa lang yung aking natutunan, no, sa COVID-19 na ito. Tayo po ay kinulong, no, sa ating mga tahanan para sa ganon ng ating mga pananampalataya sa Panginoon ay lalong lumakas. Amen. Sa anong kaparaanan? Ito na yung panahon na kung saan makapagbulay-bulay po tayo ng salita ng Diyos, no, sa ating mga tahanan. Hindi po ba? Experience po ba yun? Ako po sa akin, dahil nag-iisa lang po ako sa aking tahanan, sa aking bahay, marami po akong panahon na magbasa ng salita ng Diyos. Amen. Napakabuti po ng Diyos. Siya na po mismo ang nagbibigay sa atin, no, ng kaparaanan kung paano tayo patuloy na maglingkod, kung paano po tayo patuloy na lumago sa ating pananampalataya sa Kanya. Ganun po tayo kamahal ng Diyos. Ito po yung COVID-19 na ito, na kinatatakutan ng lahat. Ito po ay merong positive, no, na pwedeng, pwede sa atin na maging magandang maidulot. Hindi lang po negative itong COVID-19 na ito. Natitingnan, nakikita ng Diyos dito kung sino talaga ang patuloy at kung sino ang matatag na mayroong pananampalataya sa Kanya. Amen? Kung nababasa ninyo yung story ni Peter na nakita niya si Jesus Christ na naglalakad sa tubig, ang sabi ni Peter sa kanya, "Panginoon, papuntahin mo ako diyan." At pinapapunta rin siya ni Jesus Christ. Anong nangyari? Nakatawid si Peter doon kay Jesus Christ dahil meron siyang pananampalataya sa Panginoon. At sa biglang iglap lang, nakarinig ng malakas na alon, malakas na kulog, no, si Peter. At si Peter ay biglang lumubog. Ipaparating sa atin ng Panginoon doon. Si Peter, dahil sa kanyang pananampalataya, ay nagpatuloy, no, na nakapaglapit kay sa Panginoon. Pero dahil sa malakas na hangin, siya ay lumubog, siya po ay natakot. At
bilang mananampalataya sa Panginoong Jesus, tayo po ay dapat hindi matakot sa kung anumang mga unos, kung anumang mga trials sa ating mga buhay. Dahil ang Panginoong Jesus ay nandun lang po sa atin naghihintay. Handang tumulong, handang gumabay po sa atin. Ang kailangan lang po natin, magpatuloy sa ating pananampalataya. At salamat po sa Panginoon dahil sa pagkakataong ito, ang church po na ito ay patuloy na naglilingkod sa ating Panginoong buhay. Purihin po natin ang Panginoon. Maraming salamat po.